What is up sa inyo mga peeps? Sana sa panibago natin video kung saan papakita ko sa inyo itong new 3DS XL. So papakita ko sa inyo kung maganda po ba ito na yung 2022 and if it's still worth it na yung 2022. So I call this game console the ultimate Nintendo console of this generation. Papakita ko sa inyo kung bakit. So without further ado, let's get started mga madam people. Muna ang 3DS is made of plastic. Actually, two screen siya kasi it is from the DS line of family. So ito guys, mayroon siyang malaking screen sa taas at yung maliit na screen sa ibaba. Yung ibabang screen niya, yun lang yung touch screen. Sa ibaba naman niya, mayroon siyang stylus. Ito yung stylus niya, which is mas maliit compared sa sa isang pencil. Pero ito guys, it's the new 3DS XL. Itong new 3DS XL na ito is the best Nintendo console, actually the ultimate Nintendo console na lumabas na yung generation na ito, last generation pala. Kasi ito guys is ultimate powerhouse sa virtual console at saka pwede pa siya i-custom firmware at pwede pa siya bilhin ng maraming games sa mga game stores. For example, sa Datablitz, nagbenta pa sila ng mga games na ito pero palugi na yung presyo dahil malapit nang actually discontinue na ito pero malapit na nila itanggalin nag-remove na sila sa inventory sa consoles nito sa console nito. So for example meron itong Legend of Zelda which is I got it sealed pero ito kasi guys kaya ako nagbumili ng sealed copy ng Legend of Zelda dahil Legend of Zelda A Link Between Worlds kasi una muna mahal na kasi ang games na ganito na yung time na ito guys kasi so after the collectors na yun ang 3DS dahil basically maraming games na lumabas na mga ganda. For example, ito Pokemon. Pokemon Omega Ruby, Pokemon Sun. At saka meron din dito yung mga games sa Switch. For example, meron din Super Smash Brothers. Meron din tayong mga games from Wii U which is the 3D Land. Pero ito 3D World yun sa Wii U. Ito guys yung 3D Land. And meron tayo dito yung Mario Kart which is yung Mario Kart 7. Pero ito guys, parang kulang-kulang yung Mario Kart 7 na ito. Meron tayo dito mga iba pang Mario games. So yun lang guys, sa mga games niya. So basically, it's a great console naman. Pero ano yung tura niya if it's not custom firmware? Ang sa kaya naman guys, nabibili nyo lang to for only 6,500 pesos pag hindi custom firmware. Pero custom firmware, mas mahal siya kasi yung sold after by gamers kasi unang muna, mas magaling mag-download ng games dahil sa SD card niya sa likod. So ito guys, kaya mas recommend ko sa inyo ang new 3DS XL. Kasi ang new 3DS XL is basically it has an SD card and second of all it has a micro SD card which is different from the old generation which is has a full size SD card at saka ito guys it has more horsepower on it compared sa 3DS na luma. So ito guys, bakit kong gustong-gusto ang new 3DS XL? Virtual console, games, at saka yung build quality niya. Actually, yung build quality niya, ilang beses ko ito nabaksak guys, to be honest, kaya nagka-flop na nga siya. Pero, agad siya matibay nga siya guys, kasi ilang beses ko siya nabaksak buhay pa siya. At saka, build like a tank talaga pag Nintendo products. Kaya gusto ko talaga ang Nintendo noong time na ito compared sa na yun, kasi yung Joy-Con, dahil kaka-problema. So, ito guys, may mga built-in games code ng Face Raiders and AR games. Pero ito guys, mayroon din siya dito saksakan ng games sa ilalim. Mayroon, sarap ko muna to. Mayroon siya dito nalagyan ng games sa ilalim, which is wala siyang flap compared sa isa Nintendo Switch. Pero Nintendo Switch kasi is more advanced yun siyempre, kaya mas ano yun, mas bago yun. At ito kasi guys, wala siyang flap, kaya pag nilagyan mo pa na tubigan yung loob nito, it's finished na. Mayroon mga kaibigan na ganun talaga nangyari sa 3DS nila, nabasaan sa tubig, tapos ayun, hindi na gumana. So, bakit tinawag na 3DS muna? Yun yung tanong. So, tinawag siya 3DS for one reason. The 3D, wait, break muna natin ito. Yung 3D kasi, may 3D sliders sa gilid para makita mo yung 3D depth perception niya. Para makita mo kung maganda ba ang, para makita mo na parang nakikita mo maganda sa mata mo, pero para sa akin hindi maganda sa mata. At meron siyang parang
nag-pop out sa screen, tapos nakikita mo sa mata mo. Pero hindi siya maganda kasi nakasuka siya pag matagal na. At kaya nga lagi yung mga games ng ano ng Nintendo 3DS nakasuka. For example, kasi kailangan mo sa game na ito, which is Super Mario 3D Land. Yung 3D Land na game na ito, nakakainis kasi ang 3D Land game na ito is needing talaga ng 3D slider. Kaya paglaro ka sa 2DS, hindi siya maganda. So, yun lang guys ang manasabi ko sa 3DS. Recommend ko siya. It is the ultimate Nintendo console. Huwag niyo pilitin na bumili ng Switch muna kung wala kayong pera. Kasi ang 3DS is here to stay muna for the meanwhile. Kasi pamahal ang games niya. For example, ito. Nag-stay pa rin ng value nito ng game na ito. Ito, pamahal na. Tapos ito, pamahal na rin ng Mega Ruby. At saka lalo na, Age of Zelda. Kaya, recommend ko talaga ang 3DS kasi it has gained its value. Tapos, mas maganda siya all around kasi Switch kasi pwede ka pang internet, pwede ka pang manood ng YouTube, pero hindi pa gamit ng YouTube app nila, gamit lang ng internet browser. Kaya yun lang guys, salamat sa 613 peeps natin dyan. Yun lang guys, masasabi ko sa Nintendo 3DS XL. Pag na-recommend ko sa inyo kung bibigyan new 3DS XL, I recommend the new 3DS XL because it's way better than the 2DS, the 2DS XL, the new 2DS XL, the 3DS, and the 3DS XL. Tsaka new 3DS. Kasi marami talagang version ang 3DS na maganda, pero I still prefer this one because ito yung mas all-around at mas sought after by collectors. So yun lang guys, salamat sa 613 peeps natin dyan. Peace out. Bye.